Ang rosaryo, isa siyang sandata, makapangyarihan na panalangin laban kay Satanas at kanyang mga demonyo. In invoking the Blessed Mother, in praying the rosary, nakakalaya po agad ang mga taong possessed by an evil spirit through her powerful intercession, especially in praying the Most Holy Rosary. Sabi po ni Padre Pio, the rosary is our weapon to this present times. Si St. John Paul II, sabi po niya, when we pray the rosary, we are meditating the face of Christ with the Blessed Virgin Mary. Sa mga activity ng kalaban ng Diyos, which is the devil and his demons, is deception. Paano natin mapapagtagumpayan ang deception? Katulad ng ginawa ni St. Teresa of Avila, palalimin ang ating buhay panalangin. Palalimin palalo ang ating pagmamahal sa Diyos. Palalimin palalo ang ating kaalaman patungkol sa Diyos. One of the most powerful sacramental and prayer is the Most Holy Rosary. Ang taong laging nagagapi si Satanas at ang kanyang mga demonyo ay isang taong may malalim na panalangin. Ay isang taong may malalim na pananalig sa Diyos. Ay isang taong may malalim na pagmamahal sa Diyos. Each time we hold our rosary and pray the rosary with much devotion, the Blessed Mother herself is also holding our hands. Atin po sanang dasalin ang rosaryo bilang magpapamilya, magkakapatid, bilang isang komunidad, lalong-lalo na po sa ating mga parokya. Sana po tayong mga Katoliko, hindi lang po natin dadasalin ang rosaryo tuwing month of October na kinoconsider nating month of the Holy Rosary, or during the month of May. Mas maigi po kung ating dadasalin araw-araw ng ating buhay ang rosaryo, dahil ito ay makapangyarihan. Ito'y kinatatakutan ni Satanas at kanyang mga demonyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer of Authority. Lord Jesus Christ, in your most holy and powerful name, I bind and silence all powers and forces that do not accept you as Lord and King, in the air, in the water, in the ground, the nether world, and the spiritual world. In your name I bind all demonic action in my life and in my family. Lord, seal our homes and all of us here, and all our intentions in the precious blood of Jesus Christ. Blessed Mother Mary, we ask you to surround us with the mantle of protection and cross Satan's power in our lives. Saint Joseph, protect us. Saint Michael, the Archangel, we ask you, and all our guardian angels, to defend us in battle against Satan and the powers of darkness that seek to ruin our life and our souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kumusta po kayo mga kapatid? Dito po muli ang inyong kaibigang exorcist, si Father RICARTHY D, isa sa mga exorcist ng Archdiocese of San Fernando, Office of Exorcism. Nasa 7th season na po tayo ng ating programang ito upang ating mapalalim, marami tayong matutunan about the means of exorcism and spiritual liberation. Sa episode po na ito, ating pong pag-uusapan, the aids to spiritual liberation and healing. Hayaan nyo pong i-share ko po ang aking PowerPoint. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon, aids to spiritual liberation and healing. Baga, ito po yung contrast ng ating pong pinag-usapan last episode. These are the aids to spiritual healing and liberation. Ibig sabihin, yung mga bagay na ito, kung ang mga tao ay under demonic oppression, possession, obsession, infestation, ito yung mga bagay na makakapag
liberate sa kanila o kaya makakapagdali sa kanilang spiritual liberation. Una po ay loving relationship with Jesus that is manifested through perfect contrition from sins and past sinful life. Kaya sa amin po, sa aming office of exorcism, bago po namin i-pray over o schedule ang pray over session ng isang tao na nakakaranas ng oppression, a demonic obsession, demonic possession, infestation, unang-unang pinapagawa po naming assignment sa kanya ay kailangan ng tao yun ay lumapit sa sacramental confession. Ito po, pangalawa, pwede rin po na good integral confession regularly, recommended every 15 days. So, kung gusto nyo po, every 15 days, pero ako po usually, ang ginagawa ko po is once a month po ako bilang isang pari, bilang isang exorcist. Yung seminars na pa po ako hanggang po ngayong ako'y pari na. And then, devout and regular attendance of Holy Mass with Holy Communion. Isa rin po sa sinasabi namin yan sa mga possible pray over namin sa mga taong lumalapit sa aming office. Yung after mo maumpisal, palalamin mo yung buhay pananampalata sa pamamagitan ng regular attendance mo sa pagsisimba every Sunday and reception of Holy Communion. And then, devotion to Our Lady and the Saints. Sinasabi din po namin ito na before the pray over, kailangan magdasal kayo ng rosaryo araw-araw, hindi lang ngayon, kundi mas maganda, araw-araw bilang pamilya, dasal-dasalin ang Santo Rosario na magpapalalim ng inyong debosyon sa Inang Birhen Maria, o kaya naman magpintakasi kayo sa santo, kaya sa patron saint ninyo, sa bayan ninyo, kaya yung favorite saint ninyo. And then, abstain from all vices, yung mga bisyo po sa buhay. That's us, pagsugal, pag-iinom, no? Wala naman po problema sa pag-inom, pero pag excessive na, nagiging bisyo na, baka mapapasama na po. Pero pag occasional, no problem with that. But, pag ano po, pag habitual na, hindi na po makakabuti sa atin, kundi makakapagsama ng buhay natin. And then, fasting and abstinence from food and drinks. Yun po, ibig sabihin, we avoid the sin of gluttony that we eat only kung ano lang yung kailangan ng katawan natin, hindi po yung excessive eating. At ang fasting po, isa ring magandang aid for the spiritual liberation of the person. In our team, lagi namin sinasabi na, mag-fasting tayo, huwag tayong mag-breakfast dahil 9 o'clock yung pray over ng taong yan. We offer that fasting for the spiritual liberation of the person. And then, gawin po natin yung corporal and spiritual acts of mercy. Yung mga corporal po, feed the hungry, give drink to the thirsty, shelter the homeless, clothe the naked, visit the sick, visit the imprisoned, bury the dead. Yun naman po, spiritual works of mercy, instruct the ignorant about our Catholic faith, counsel the doubtful, admonish sinners to go back to God and repent, then forgive offenses, yung ating pagpapatawad, comfort the afflicted, bear wrongs patiently, pray for the living and the dead. So yan po yung mga spiritual and corporal works of mercy. Then po, daily spiritual reading of Holy Scripture and Holy Books, especially teachings of the Church, writings of the saints, lives of the saints. Ako po, recently, binabasa ko po yung libro po ni Father Gabriel Amort, yung An Exorcist, Explains the Demonics. So, yun po. It is about the movement, the power of Satan, and how can we combat it? Paano natin mapaglabanan ito? At yun po, importante din sa ating mga Katoliko, yung pagbabasa ng Bible. Lagi po sinasabi, sana isang application na nasa cellular phone po natin ay ang Holy Bible, Catholic Bible app. Kahit po 5 verses a day, at least manonourish po yung ating love for God by reading the Bible. Halimbawa, ngayong gabi na ito, before ka mag-sleep, basahin mo yung Genesis
chapter 1 verses 1 to 5 for every morning pagkagising. Then next day naman, Genesis chapter 1 verses 6 to 10 hanggang mabuo po nating mabasa na ang buong banal na kasulatan o ang Biblia. And then magkaroon din ng devotion sa mga santo. Kaya ko po ako, yung mga pinagdidebosyonan ko po, si Santo Padre Pio ng Pietrelcina, si San Nicolas ng Tolentino, si Santa Rita ng Kasya, si Dominic de Guzman, saka po si Joaquim and Ann, dahil sila po yung mga patronesses ng elderly dito po sa aming shelter home sa bahay pag-ibig. And then next po, abstaining from entering any place, watching movies or shows or websites, and engaging in idle talk that brings one to proximate danger to sin attacks from unclean spirits. So sabihin, huwag tayong pupunta sa mga lugar na alam natin na mapapahamak tayo, that we put ourselves in danger to sin and attacks from unclean spirits. Ano po ba itong mga to? Yung places of sex trade, sugal, pagbibisyo, such as parang drug den, and among others po. And then po, maganda rin po yung holy hour at least once a week. Proper and devout use of sacramentals. Ibig sabihin, we do not treat sacramentals such as the Benedictine medal as an amulet or anting-anting. Sinusuot po natin ang mga yan with much faith and devotion to God, asking the intercession of Saint Benedict to help us protect ourselves from the power of the evil one. Kaya po yung blessing po ng Benedictine medal, meron siyang article na sinasabi, may those who will wear them with minds intent on good works, making progress in holiness, as well as the indulgences which have been granted. Di po po? They receive health in mind and body, progress in holiness. No po? Ibig sabihin, with minds intent on good works, progress in holiness, at yun po yung dasal na pag binibindisyonan, na-exercise yung mga Benedictine medal. Sabihin, hindi lang sinusunod ng tao ang Benedictine medal, parang isang anting-anting, kundi sa pamamagitan kakakibat nito ng kanyang buhay, pagdarasal, paggawa ng mabuti, at pagtalikod sa kasalanan, pagyakap sa buhay pananampalatayang sa Diyos. And then, daily prayer life, araw-araw nagdarasal from the heart. Daily consecration to the Most Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. And then, proper disposal of all occult objects. Kung meron po kayo, kailangan pong i-destroy yan, i-dispose ang mga bagay na yan. Kasi hindi nagbibigay ng presensya ng Diyos sa mga yan, kundi presensya ng kalaban ng Diyos. Then, the practice of virtues, especially the virtue of humility, purity, and charity. So po, yun yung mga kailangan dapat meron, yung humility, chastity, and charity po. And then, forgiveness po, pagpapatawad. Again, ito po yung ating source po, yung Catholic Handbook of Prayers for Spiritual Liberation and Exorcisms with the Doctor's Notes by Father Winston Fernandez Cabading of the Order of Preachers. Bago po tayo magtapos, aking pong inanya ng lahat, napaki-visit po ang ating YouTube channel, paki-like and subscribe na rin po upang mas lalo po kayong ma-inform about the Ministry of Exorcism and Spiritual Liberation. Maaari nyo rin pong panoorin yung mga previous episodes natin from season 1 to 6 dahil nakapost po ang lahat ng mga yan dito po sa ating YouTube channel. Paki-share na rin po ang page nito sa inyong mga kaibigan upang mas lalo pong lumaganap ang ating page, ang ating pong YouTube channel. And then, pwede rin pong i-visit ang ating Facebook page, Roman Catholic Archdiocese of San Fernando, Office of Exorcism. Kung meron po yung katanungan, pwede po kayong mag-message and we will try our best to answer your questions. At marami din po kayong makikita dito sa ating Facebook page, yung mga quotations from famous exorcists, from saints, regarding the means of exorcism and spiritual liberation. And also,
nagpo-post din po tayo mga prayers na pwedeng gamitin natin in our spiritual life. Again po, shout out po sa lahat po ng mga nanonood dito po sa ating Usapang Exorcism, at paki-share niyo rin po ito sa lahat ng inyong mga kaibigan. Sa susunod na episode po ng ating Usapang Exorcism and Spiritual Liberation, makita-kita po tayo muli next Saturday, and magtatapos po tayo sa cleansing prayer. Cleansing prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit, and repress our body, soul, and spirit. And may the sign of your Holy Cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you, and with your spirit. And may Almighty God bless you, protect you from all evil, and deliver you from all sickness. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord and give Him thanks.